Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., may mga taong nakatakdang umalis sa buhay. Mga taong mag-iiwan sa'yo ng aral o di kaya naman ay inihahanda ka lang para sa iba. Pero papaano kung yung taong umalis na sa buhay mo ay muling nagbabalik? Tatanggapin mo ba siya? Papaano kung sakit lamang ang idinulot niya noon sa'yo? Paano na ang gagawin mo? Isang tanghaling puno ng pagpapala sa inyo, Popoy at Tina. My name is Paolo, 33 years old, at isa akong nutritionist by profession. I'm an avid listener of your program mula pa sa radyo noon, online, hanggang sa Spotify. Ewan ko ba, nakakawala talaga ng stress yung makikinig ka lang ng mga kwento na lakas loob na inilalahad ng mga listeners ninyo. Sabi nga nila ay may kanya-kanya tayong kwentong pwedeng ibahagi at dahil nga dito ay gusto ko na rin i-share ang kwento ko. Popoy at Bettina, I was married to my girlfriend of 12 years na si Alexa. We were married until the day nang nalaman kong meron pala siyang extramarital affair with an American based in Boston. Malala, hindi ba? We were together for 12 years and halos 1 year pa lamang kaming kasal ay pinagpalit niya na ako kaagad-agad sa iba. Ano nangyari? May nagawa ba akong mali? Gusto ko ng explanation. Gusto ko ng matino at malinaw na paliwanag. Wala. Wala akong natanggap ni ha, ni ho na paliwanag, Popoy at Tina. Basta nagising na lamang siya at gusto niyang magkaroon ng kabit. Ang saya, hindi ba? She eventually left me and flew to the States para tuluyan ng makasama ang gurang na Amerikanong ipinagpalit niya sa akin. I know I'm being petty. Alam kong mababaw na tawaging gurang ang isang tao. Sobrang napuno lang ako ng inis at sobrang nangigigil ako sa mga nangyayari. Kung sinabi niya lang sa akin na mas gusto niya pala yung mas matured talaga na lalaki. Sana pala ay hindi niya na ako sinagot noong nanliligaw pa lamang ako so many years ago. Sana ay hindi na sayang ang 12 years sa isang taong tanging sarili lang ang iniisip. Popoy at Bettina, ang totoo niyan, mahal na mahal ko pa rin si Alexa. 12 years din ng pagmamahal ang naipon ko. Hindi yun basta-basta mawawala. Pero wala na talaga akong nagawa. May mahal na siyang iba at ako ang naiwan dito. Naiwang mag-isa. Binubulok na ng alaala niya ang utak ko to the point na taig ko pa ang statwa na walang buhay. It took me a while para lang maibalik ang dating sigla ko. I finally went out, met with friends, had fun. Sinubukan kong ilibing ang lungkot at kahit papaano ay nagtagumpay naman ako. After 2 years, ay tuluyan ko nang nalimot ang mga sakit na iniwan sa akin ni Alexa. Masaya na ulit ako, Popoy at Tina. Kahit na hindi ako ang kailangan niya, kahit na ipinagpalit niya na ako sa iba, at kahit na nasaktan niya ako, ay nagawa ko pa rin mahanap ang saya na nawala nung umalis ang asawa kong si Alexa. That is until one day, out of nowhere, nagbabalik sa eksena si Alexa. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo.
12:42 oras natin sa buong Philippines, kapamilyang kamarkada. Kwento ni Paulong napakinggan natin ngayong araw ng Huwebes, unang parte pa lang po yan, pero masakit na na malaman na pagkatapos ng 12 years, aba, nangaliwa na agad itong si Alexa at sumama na sa ibang lalaki, sa ibang bansa. Uh-huh. 12 years of being together at isang taon pa lang nakasal. Kasal? Ba't nagpakasal pa? Actually, bakit pa kayo nagpakasal kung mga diba, ngaliwa? Si Alexa dapat tinatanong natin . Alexa? Bakit? Alexa, answer. Kaya naman, ang ating mga madlang netizens, gigil na gigil. Bakit umabot pa sa ganun? Kung iiwan mo lang din naman pala itong kawawang Paolo, itong sad boy natin dito na letter sender kapamilyang kamorkada. Go! At mag-comment na kayo dyan sa baba. Pwede rin po sa taas. Okay. Sa gilid. Kung saan niyo po gusto. Ayan. Pagka-love talaga ang usapan, sobrang hirap. Pero once na naloko ka na, kailangan mong magtira para sa sarili mo. Kahit na mahal mo pa siya, kailangan mong mag-move on. Kahit na bumalik pa siya, para hindi ka na pa ulit-ulit na masaktan, sabi niya Aya Adukal. Ay, totoo ka dyan. Kasi bumabalik pala si ex, no? Si ex-wife. Bakit kaya? Sabi ni Ama, buti pa baka siya bumalik. Napadaan lang naman, Bettina. Baka nagbakasyon lang naman din doon sa... Nasaan na siya? Naghanap lang ng sponsor, tapos nagbakasyon saglit sa ibang bansa, tapos bumalik. Ubus ng... Nasimot na ang pera ng sponsor. Char. Ayan. Buti pa siya bumalik. Eh, yung ex ko umasa ako na babalikan niya rin ako, kaso wala. Tinanong ko kung bakit niya ako iniwan. Ang sagot niya sa akin, pinapaselos niya lang... Yung ex niya, sobrang sakit that time. Yung parang gusto ko rin mamatay that time. Sabi ni Ama Raayan. Ayan, sabi naman ni Annabelle de la Peña, hay nako, yan yung feeling na nakasira ng bait. Yung okay ka na, kahit wala na siya. Tapos sa isang iglap, may pagbabalik ka. Tapos andun pa rin yung feelings mo sa kanya. Dahil hindi naman totally nawawala yun eh. My gosh, parang teleserye lang. Oo, sabi niya, Annabelle de la Peña. Totoo ka dyan. Lakas makateleserye talaga, no? Yung happy-happy na kayo, tapos biglang, abangan, may mukhang lumabas, di ba? Si ex, bumabalik. Ang pagbabalik. Anong mangyayari? Mula sa nakaraan ng isang babaeng. Tuwang-tuwa kami, Poy. Pinapanood ka namin. Gaya, gawin mo nga ulit yung, ano, Tito Raffy. Wow. Ito ba saging boses ko ngayon pagka bumaba tayo ng ganito? Ito yung mga storya. Tito Raffy, kasi itong mag-asawa na to, nasira ang relasyon nila bilang sumama sa isang gurang yung babae, Tito Raffy. Anong gagawin niya, Tito Raffy? Excuse me, no? Tito Raffy ka ng Tito Raffy. This is Ben. This is Ben Tufo. For your information, you're tuned in to Bitag. Huh? There's this. It's not Raffy. Raffy is my brother. Paano yung brother? Yeah, brother. Dali, shades ko layo eh. Magsha-shade sana. Pati yung pa-jacket mong ganyan. Sige, galing nun, ang galing nun. Ayan. Sabi dito, relate ako sa story ha. 12 years din kami nagsama. Tapos iniwan din ako. Binigyan ko siya ng second chance. Pero paulit-ulit lang napanluloko niya hanggang sa napagod ni. Hiniwalayan ko siya ng tuluyan kahit na mahal ko pa siya. Rosalie Liamasares. Tito Ben. Nakuti naman. Well, actually, according to the information that we got, this guy, this old guy, the Gurang guy, yung sinamahan nitong si Alexa mula sa Boston, ay mula sa Boston, Massachusetts.
Kamali ba? Massachusetts. Massachusetts. Masabuisit daw. Masakusat. Oo. Well, say what you want to say, but that's love. That may be love. We don't know. Hindi po po yung lutaro-aro, ganyan po eh. Wow. Medyo lutang yung utak ko kasi. Sandali, ito maganda yung sinabi. Maganda yung punto ni Tita Carla Maldita. Sabi niya, baka may pagkukulang din si Guy. Hindi natin masasabi. Diba? Hindi naman pwede nga naman kasing nakabase lang tayo sa tagal ng pagsasama. Diba? Yung tagal ng pagsasama ay hindi ibig sabihin na ganun yung kalidad ng kanilang pagsasama. Diba? Ganyan tayo eh. Kapag sinabi, oh, yung tagal nyo na, kita nyo, di ba meron nga yung 8 years, meron yung 10 years of being together, tapos hindi pa matutuloy sa kasalan. Tapos meron naman yung iba, ilang buwan lang, pero kasalan na yung pinag-uusapan nila. And then, hindi naman din sila, kumbaga, nabigla, naging successful yung kanilang marriage. Di ba may mga ganyan? Oh, kaya wag natin pagbabasihan na porke matagal na magkasama ay sayang. 'Di ba? Tapos kapag di bali na 3 months pa lang naman kayo magkakilala, ayaan niyo na. Eh okay lang makahanap pa ng iba, hindi naman ganoon. 'Di ba? Hindi sukatan ng tagal sa kalidad ng pagsasamahan. Eh baka nga rin mayroong pagkukulang itong letter center natin na si Paolo. Oo nga, no? Ilan lamang yan sa mga pwedeng ugat ng infidelity. Yung may pangangailangan na hindi napunan. Kasi may mga pumapasok kasi sa isang relasyon na may bit-bit sila ng mga unrealistic na mga ano talaga, expectation. Pagdating sa, pagdating sa buhay mag-asawa, diba? Yung feeling nila pagka pumasok sila dyan, lahat ng needs nila kailangan mapunan nung partner nila. Diba? Mm-hmm. Yung mga tipong ganyan. Tapos pag hindi, wala, hahanap ng iba. Kaya yun, nakakagawa sila ng mga kasalanan na kagaya nito. Naghahanap pero, ng iba. Pero believe din ako, ano? Believe din ako, Bettina, no? Sa ilang mga tao, di ba? Mapababae, mapalalaki. No, mga katulad ni Alexa, di ba? Na hindi naman tayo dapat na magalit sa kanila, pero yung courage nila para umalis. If you want out of a relationship that's not helping you anymore, that's not making you grow as an individual or as a partner, 'di ba yung pagdedesisyon nila na ayoko na, aalis na ako. 'Di ba? Napaka-courageous din noon, ano. Kung titignan natin, kung meron ngang pagkukulang itong si Paolo. Nga lang, hindi ako matutuwa talaga dito kay Alexa kung sakasakaling wala man lang explanation na sabi nga ni Paolo, wala akong explanation na nahita sa kanya eh nung pag-alis niya na yun talagang medyo pagka binisita mo, oo nga. Meron nga siyang valid reason. Diba? Meron siyang valid reason for leaving me. Ayan. Pero hanggang ngayon kasi, wala naman. Wala pa. Wala pa sinasabi sa ngayon. Ayan. 12:50 ang sabi dito, makontento ka sa taong totoong nagmamahal sa'yo dahil hindi mo na mahanap yung taong mahal na mahal ka. From Adeline Morado. Mm-hmm. Ayan. Ito, nag-message yung ayaw na naman magpabanggit ng pangalan itong kaibigan ko. Sabi niya, baka naman kasi Popoy at Bettina, nakukulangan pa sa kulubot itong si Alexa. Diba? Baka kaya naghanap ng gurang na Amerikano, hindi siya masaya doon sa kulubot na meron si Paolo. Mas matanda at mas malaking tao siguro. Ayan. Gusto ko yun. Totoo ka naman dyan. Mukhang medyo kinulang si Paolo. Angel Love, para sa akin, mag-usap kayo kung talagang maayos pa ba ang pagsasama. Pero kung hindi na, mag-move on ka na porket kasal kayo, ipaglaban mo. Kung hindi ka na niya mahal at baka hindi na siya masaya sa'yo, hindi talaga nasusukat ang pagsasama ninyo at pagmamahalan ninyo sa kasal. Kaya mag-closure na kayo. Mm-hmm. Ayan, sabi naman ni Carlo America, imperfections makes the relationship weak.
like sa iba. Pero dapat maging foundation nga nila ito para mag-work out ang relationship nila. Diba? Yung mga imperfections natin dapat punan, yung pagkukulang ng bawat isa. Yung akala natin kahinaan ng bawat isa, basta pinupunan mo, naiintindihan mo as a partner, diba? Ini-improve ninyo together. Eh, yun nga, pwedeng maging foundation yan. Yung akala nyong mga pintas ninyo, diba? Yung akala nyong weaknesses ninyo ay magiging foundation pa talaga ng inyong relationship. Well, tiga natin kung makakapag-usap nga sila ni Alexa. Walang explanation noon sa kanyang pag-alis doon sa marriage nila nitong si Paolo. Ngayon kaya sa kanyang pagbabalik ay mayroong isang lihim na malalaman ang sambayanan tungkol kay Alexa. Alexa, play something. Parang ano na yung Alexa? Oo. Ayan. So, eto na ang pangalawang parte ng kwento ni Paolo. Mula dito sa General Santos City, ako po yung nag-iisang ate girl, ate mong maganda, Bettina Priones. At syempre, mula naman dito sa Marikina City, ako naman po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Please do share ang ating live streaming for today. I-share na nang i-share. I-tag nyo na nang i-tag yung mga friends nyong medyo, alam nyo na, nakaka-relate dito sa usapan natin. Mga nagbabalik mula sa nakaraan. Sige na. Attack! Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bettina, nakalimot na ako eh. Tapos na ang puso ko na masaktan. Isang tingin ko lamang kay Alexa ay nagbukas na naman ang lahat ng sugat na iniwan niya sa akin. Nagpakita lang kasi bigla itong si Alexa sa harap ng bahay namin nang wala man lang abiso. Gulat na gulat ako. Parang multo pala ang nakita ko. Yun ang naramdaman ko. Hi! Yan lang ang nasabi sa akin ni Alexa na magkita kaming muli. Sobrang casual, di ba? Parang yung propa mo na nagbakasyon tapos nagbalik lang para makipagkwentuhan. Honestly, hindi ko talaga alam ang sasabihin sa kanya noong magkita kami ulit. Sobrang labo sa pakiramdam. Parang hindi totoong nangyayari yung nasa harap ko. Anong ginagawa mo rito? Yun lamang ang nagawa kong isagot. Kinukumusta ka? Wika niya naman sa akin. Wow. As in, wow lang talaga. Gusto niya lang akong kumustahin. Asan yung mga panahong mas kailangan ko ang pangungumusta niya? Asan siya noong lumuluha ako? Nagpaliwanag si Alexa at sinabi niya sa akin ang dahilan niya kung bakit niya ako'y pinagpalit sa iba. Popoy at Bettina, nalaman ko mula sa kanya na matagal nang wala ang Amerikanong kabit niya. Pumanaw daw ito sa komplikasyon sa puso. Dagdag pa nga ni Alexa ay nagawa daw niyang sumama doon sa Amerikano dahil sa yaman nito. Lahat ng paliwanag niya ay dumagdag lang sa namumuukong galit. Ano ba ako sa kanya dati? Pobreng hindi kayang bumuhay ng pamilya? Naiinsulto lamang ako lalo sa mga paliwanag niya. Popoy at Bettina, siguro may maliit na porsyento lang sa akin ang natuwa na kahit papaano ay bumalik si Alexa. May maliit na parte sa puso ko ang natutuwang nandito na siyang muli. Masaya ako kasi kahit papaano ay mapapanatag na ang puso ko kasi alam kong hindi ako ang dahilan kung bakit siya umalis noon. Popoy at Bettina, tahimik na ang aking isipan. Dati punong-puno ito ng mga katanungan at pagdududa, puno ng self-doubt. Pero ngayon ay mas lalo itong naging klaro.
hindi ko na kailangan pa si Alexa para sumaya. Kahit ilang beses niyang sabihin na pwede na kaming magsimulang muli, ay umaayaw na ako. Tama na yung naging tanga ako once. Sapat na yun. Umalis siya na sirang-sira ang puso ko. Bumalik siya na buong-buo na ito. Tama na. Ayusin na lang natin ang paghihiwalay natin ng tuluyan. I'm filing for annulment. Ito na lamang ang sinabi ko sa kanya. Popoy at Bettina, hindi lahat ng bumabalik ay dapat natanggapin. Mas dapat tanggapin na may ibang taong karapat-dapat sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Dito ko na nga muna tatapusin ang kwento ko. Ongoing naman na ang annulment case namin ni Alexa. At ready na ako na lumaya mula sa kanya. Maraming salamat and may God bless you always. Praying for your good health. Paolo. Yarn, 102 oras natin sa buong Philippines. Ang ganda no, nakala ko magkakabalikan dahil Throwback Thursday ngayon eh. Yun pala, tama na. Ganon, pagod na si Koya. Yeah. Sorry po ha, hindi makaka-relate yung mga pokmaro dyan ha. Tibay tong dalawa eh, tibay si Kuya eh, di ba? Sorry baby, hindi na kita tatanggapin. Sabi niya nga kanina, hindi lahat ng bumabalik ay tinatanggap. Kasi iba dyan, parang kabuti, bumabalik tapos mananabutahe lang. Char. Kaya iwasan natin. Baka makalasan ka. Wow. Di ba, Paolo? Yeah. Oh, may laso ng mga ibang kabuti. Di ba? Yung mga biglang lumalapas. Pero masarap kumain ng kabuti. Kumakain ka ng kabuti. Yeah. Lalo na ngayon. Medyo maulan-ulan. Marami na naman susulpot ang kabuti. Pagkatapos ng maulan na panahon. Di ba? Mm. Ayan mga kapamilya. No, napakasakit. Napakasakit po nung pangyayari dito kay Paolo. Diba? Kung tutuusin natin yung katotohanan na ipinagpalit ka ng dahilan sa pera. Diba? Nang dahil sa kayamanan. Diba? Meron pala talagang ipagpapalit yung tagal ng inyong pinagsamahan nang dahil doon lang sa pera. Diba? Doon sa kinang na nakikita niya sa piling ng iba. Diba? Kahit pang, well, siguro yun ang priority niya, no? Siguro, hindi natin alam eh. I wouldn't really judge itong si Alexa sa kanyang pagdedesisyon na yun. Kung hindi pa siya kasal kay Paolo. Diba? Kung mag-girlfriend pa lang sila, ganyan. Pero hindi, nintay mo maging kasal kayo. Tapos nakita mo may opportunity sa greener pasture, sa America na, I mean, parang... it makes it so cheap, di ba? Parang ang cheap mo naman tao, nang dahilan sa pera, iiwanan mo yung taong nagmamahal sa'yo. That's not right. Bakit bumabalik si ate? Napaano yung kanyang jowa-er sa ibang bansa? Umbos na, te. Hindi, namatay na, di ba? Hindi, namatay na. Na ba? Namatay na, may pera ka na. So akala mo sa pagbabalik mo, ito na, uy, para ka lang nagtrabaho. 'Di ba? Para ka lang nagtrabaho. Ano 'to? Pinagtrabahuhan mo 'yan, no? 'Di ba? Nakipagsiping ka sa kanya, kumabit ka te. O nakapiling mo yung kabit mo tapos ano, babalik ka dito dahil wala na siya, may pera na tayo. Of course not. 'Di ba? Kahit sinong disenteng tao, nakatulad ni Paolo, teka, wag naman. 'Di ba? Magkaroon kayo ng have some decency and self-respect. 'Di ba? Kahit pangamahal mo yung isang tao, hindi naman. Hindi lahat nga ng bumabalik ay pinapayagan na makabalik talaga, tinatanggap. Sabi ni Onse, mas gusto kong kabuti mo, Popoy. Try mo din, Bettina. Sabi na nga, pe. Biglang nagising naman to si Onse. Onse, tulog! Tulog ka ulit.
Ay si Onse, pakinggan nyo at panoorin ang kanyang show, di ba? Ayan, at isa yan sa mga pinakamagagaling din natin dito sa MOR Entertainment na entertainer. Walang iba maisip na term. Oh, oy, kasama niya mamaya si Edward Barber. Yee, wow, so siya. Ibang kaya pala hindi na makatulog ang lola mo. Correct. Pakilala mo naman kami dun sa mga kasamahan mo, ng mga Jortesta na i-interview. Grabe, Onse ha, kainggit mo. Ito, basa pa tayo. Mahal pa rin ni Paolo si Alexa, pero dapat ring isipin ni Paolo ang pagmamahal sa kanyang sarili. Kahit na masakit sa damdamin niya, ay kailangan ng hiwalayan niya si Alexa. From Yoyoy Garcia. Saludo ako sa iyo, Paolo, kasi kahit na papaano, minahal mo si Alexa, pero sinunod mo yung utak mo at hindi yung puso mo kasi alam mo na yung tama at mali. Nasasaktan ka man nung una, pero ngayon, handa na yung sarili mo na magbago. Good luck sa'yo, kuya. God bless. Charo! Mm-hmm. Ayan, sabi ni Ruth Day, so ito ang pinaka-precise ano, na pagkakaunawa dito sa ating kwento ngayon. Ang sabi ni Ruth Day, so nakita ko na naman si Popoy Pogi. Happy ang puso. Napaka-precise. Uyan, laking ambag, ha? Pagkaintindi. Ang laking ambag sa kwento natin ngayon. Yan, Ruth, grabe ka. Tama. Ititiklop mo ang unang kabanata sa asawa mo. Kaya mo yan. Salamat. Eya, si Ruth. Mm-hmm. I love you talaga, Kuya Paolo. Nice choice. Hindi ka na bumalik. At least, napapatunayan mo na sa ex mo na hindi ka mahina. Naloko ka na nang minsan, tama na siguro yung isang beses. From Carlo America. Watching from Sukat, hello kay Adeline. Sabi niya dito, teka lang, may lumalabas sa lalamunan ko. Nasilaw si ate sa pera kesa sa lalaking tunay na nagmamahal sa'yo. Mm-hmm. Ayan, meron pa dito, no? Nasaan na ba yun? Bigla nawala. Ayan, yung delikadesa. Ayan, magkaroon ka naman ng delikadesa. Pero sabi nga dito sa unang parte no, ng kwento natin na meron talaga mga tao na daraan namang sa buhay natin kahit pa nga gano'n sila kalaki, kahit gano'n sila kaimportante, ay mag-iiwan sila ng leksyon, di ba? And I'm sorry, Alexa, itong si Paolo ay dumaan din sa buhay mo para bigyan ka rin ng leksyon na hindi naman lahat. Diba, na hindi naman lahat ng tao ay pera lamang ang makapagpapasaya sa kanila. Alam mo, hindi ka lang naman, Alexa, na kontento sa ano eh, no? Doon sa situation, financial situation ninyo, 'di ba? Kinailangan mong kunin 'yon sa ibang tao. Hindi ka naniwala doon sa marriage ninyo na mag-aano, na magpa-prosper kayong dalawa nitong si Paolo, 'di ba? Basta nag-decision ka lang. Wow. Ha? Mm. 12 years, tumambay na ng bonggang-bongga si ate. Siguro ngayon, I'm sure wiser na ito si Paolo sa mga galawan sa life bilang ang laki-laki ng naiturungang leksyon nitong si Alexa sa kanya. Tingnan natin kung ano pang maidudugtong pa natin sa kwento ito. Grabe ka, Makoy. Buti na lang may padugtong na huwag nang basahin. Hindi, mababasa ko talaga yung sinabi mo. Ayan, sige. So, ibigay na natin. 109, basahin. Oras natin sa buong Philippines. Huwag daw basahin. Sabi. Ang sabi ni Popoy at sabi ni Bettina. Mga kapamilya, oras na nga natin sa buong kapuluan. It's already 10 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At syempre, dito nga sa ating kwento ngayon ay ipinadala ng ating letter sender na si Paolo. Diba? Binibigyan dito ng linaw, diba? Na kahit pa nga gaano ka in love, diba? Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung meron kang, kung itong taong ito naman ang naging dahilan kung bakit ka mababawasan ng respeto sa sarili mo at pagmamahal sa sarili mo, eh, you just have to let go.
Diba? Dahil ito yung gusto mangyari ni Alexa sa kanila ni Paolo. Diba? Ito si Alexa ay nagkaroon ng kabit na mas mapera kaysa kaya Paolo. Diba? Parang insulto na yan bilang asawa. Iniwanan mo pa ang asawa mo rito. And then sa pagbabalik mo, ine-expect mo na babalik din sa iyo yung asawa mo. Diba? Gaano ba kayo kahirap? Diba? Gaano ba kahikahos yung buhay na meron kayo, Alexa? Diba? Kasi ako, sa nakikita natin, ano, kahit nga dito sa atin, sa Pilipinas, kahit na nandyan, nakatira sa kalye, ay hindi, meron pa rin dignidad. Diba? Meron dignidad ang mga tao na kahit na mahirap lamang kami dahil sa kami ay nagmamahalan, ay titiisin namin ang kahirapan na pinagdaraanan namin for as long as we're together. Pero ikaw mahina ka, Alexa. Diba? Kahit naman sa akin, kahit pamahal kita, kahit pamaganda ka, kahit pa nga mayaman ka na ngayon nang dahil doon sa jowa mong, I don't know, napamanahan ka na nga kayamanan, hindi na ako masisilaw sa'yo. Because napaka-cheap mo. Diba? Napaka-cheap kung ganyan na lamang din ang magiging diskarte mo sa buhay. At kung gusto mong maging cheap, I'm sorry, hindi mo ako maihila sa ganyang klase ng sitwasyon dahil hindi tayo magiging masaya. Diba? Mas masarap na yung pinaghirapan mo, yung pinagpawisan mo, diba? Pinagpuyatan mo. Kahit pa nga gaano kaliit ang kinikita mo dito, yun yung pinagkakasya mo sa araw-araw. Hindi yung parang nag-take advantage ka, no, sa iba para lang makuha yung kayamanan na inaasam-asam mo. After all, hindi lang naman yung kayamanan na makakapagpasaya sa atin, 'di ba? Yung pagiging totoo mo, 'di ba? At ang respeto ng tao, hindi ka naman irerespeto nang dahil lang sa pera na meron ka, Alexa, 'di ba? At sa mga nag-iisip na maging katulad ni Alexa, 'di ba? Yung dignidad mo, 'di ba? Kahit pa nga gulagulanit yung damit mo, basta meron kang dignidad, meron kang respeto sa sarili mo. Diba? At hindi ka nababayaran, hindi ka natatawaran ng kahit anumang halaga, pero marunong ka magmahal, magkakaroon sa'yo ng respeto ang ibang tao at meron kang karapatan na ikaw ay mahalin din ng totoo. Diba? Hindi lahat ng kumikinang oo, ay ginto. Diba? Yung iba dyan, nauubos naman ang kayamanan eh. Pero yung totoong pagmamahal, diba, ay hindi nauubos. Well, I'm sorry, Alexa. Ako, bilib ako kay Paolo dahil naging leksyon din si Paolo sa'yo. Diba? O ngayon, mayaman ka na. Masaya ka ba? Diba? Wala si Paolo sa piling mo. Ano, bibili ka ng lalaki? Pwede rin. Pero magiging masaya ka ba ng dahilan sa pera mo? I don't think so. One ng oras natin, kapamilyang kamorgado. Eto na masasabi ng ating mong maganda. Char. Ang ganda okay. Eh. Ganda lang din talaga po. Apaka-selfish. Apaka-selfish ni ate girl. So masasabi ko lang ha, apaka-selfish ng ang babaw ng rason kung bakit binitawan niya itong karelasyon niya. Itong si Paolo, ipinagpalit niya sa iba. Mas pinili nga niyo yung yaman kaysa sa isang tunay na pagmamahal. So masasabi ko, tama lang din naman yung ginawa ni Paolo. Wag na, di ba? Never go back to an ex na pinagpalit ka sa ibang tao. Lalong-lalo na kung ipinaramdam niya sa'yo na hindi ka right fit para sa buhay niya. Kasi ang hirap abutin eh ng mga taong ganyan. Paano pag tinanggap mo siya tapos naghirap kayo ulit? Hahanap na naman siya ng iba. So mag-uulit-ulit lang yung ano, yung kwento. Kaya tama lang din na pinutol na ni Paolo diyan. Pinili niya yung sarili niya, pinili niya yung katahimikan, 'di ba? Kaya say welcome ulit tong taong pupwedeng posibleng makasira ulit ng buhay na tahimik na meron siya. Okay? Pwedeng manahal ka niya dati. Pwedeng may pagmamahal naman din talaga sa loob ng 12 years. Imposibleng wala eh. Minahal ka niya pero hindi sapat para magstay siya sa buhay mo. Kinulang. So, yun lang masasabi namin sa inyo. Good luck sa proseso ng inilalakad mo ngayong hiwalayan. Paolo, medyo mahaba-haba yan. Medyo magastos yan. Mm-hmm. Kaya natin to. Oo, diba? Poy, medyo magastos yon. Kailangan din talaga ng tattoo. 1:15 ang oras natin sa buong Philippines. Maraming salamat kay Paolo sa pagtitiwala na mag-share ng kwento mo ngayong araw ng Thursday.
mas mahal. Ito ha, para sa mga magpapakasal dahil ano na ngayon, May sa June, 'di ba? Diba, may mga June bride tayo kung tawagin. 'Di ba? Mag-isip-isip po kayo, 'di ba? Sa mga lalaki at mga babaeng magpapakasal na naman, kahit pa nga may pandemic, hindi naman kayo mapipigilan. 'Di ba? Mas mahal po ang magpaanal kesa magpakasal. So, pag-isipan ng maraming beses. Mas stressful ang magpaanal. Yeah. Kuray ka dyan. Grabe. Tapos, wala na. May bahid na rin talaga na. Uy, kinasal ka na isang beses. Lahat ng tao sa paligid mo alam na dati kinasal ka na, di ba? Kahit nagpaanal ka na ng boga-boga dyan, beshiwap. Nakatatak na rin talaga sa utak ng mga taong kinasal ka na ng isang bakit beses. Bakit ba? Habi ko magpakasal eh. Dami ang pera eh, di ba? Oo. Ayan, so, mauubos din dyan si Alexa kung sakasakali, di ba? Mm-mm. Well, wish natin sana si Alexa makontento na, makahanap na ng contentment sa sarili niya, 'di ba? Kasi kawawa naman. Kawawa itong ganitong klaseng tao na hindi alam kung saan lulugar, kung saan hahabulin yung happiness, beshi. 116. Yeah. Ayan, sa mga kapamilyang kamorkada natin nakatutok pa rin hanggang ngayon, maraming salamat. Pwede po kayong lumipat sa Spotify kung may time kayo mamayang konti at makinig na ng mga pa-podcast natin doon. Dear M.O.R. The Podcast. Ayan, yeah. Para ipapad nyo na ng ibabad. Ibabad nyo pa ng ibabad ng ibabad hanggang sa mapakinggan na natin bukas. Dahil babad na ang hashtag Dear M.O.R. Pinasok! Para sa ating para sa ating special episode tomorrow. Na pwede ba natin uling parinig, 'di ba, yung ating patikim para sa hotness overload natin sa Dear MOR tomorrow? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Totoo nga 'yung sinasabi ko. Gusto ko 'yung mga babaeng advance pag-isip, 'yung matalino, 'yung kaya na 'yung sarili, independent. Ganun na 'yung mga tipo kong babae. At sinasabi ko sa iyo, pare, kapag ako nakahanap ng ganun, itaga mo sa bato, siya ang pakakasalan ko. Hashtag Dear M.O.R. Pinasok. Kailangan mag-ready. Abangan nyo rin yung outfit ko bukas. Oh. baka ibang, di ba sinabi ko sa inyo, nagkakaubusan na ng damit dito sa bahay. Baka bukas thumbtax na lang. Ayan, wala nang ibang saplot pala. Ayan, kapamilyang kamorkada, bukas po yan, pinasok. Pasukin nyo rin kami bukas, okay? Alas 12 ng tanghali dito sa ating MMR Entertainment fan pages, Luzon, Visayas, Mindanao, Manila. Mula nga po dito sa General Santos City, ako'y nag-iisang ate girl, ate mong maganda. Uy, pag-pray nyo pa rin po kami, mga nandito sa Mindanao ngayon, ha? South Cotabato, Bettina Briones. Yun. Uy, mag-iingat kayo dyan, Bettina, ha? Sa mga nasa Jensen, sa mga nasa South Cotabato, mag-ingat sa mga pagbaha, sa mga pag-ulan. Stay safe and stay healthy. Naku, ang hirap pa namang pagka nag-a-ice-ice ka, no? Yung health protocols natin, wala. Kailangan na pagka nagliligpit ka, naka-face mask ka pa rin. Nangyari naman na sa amin yan dito rin, nung Ulysses. Wala ho, tiyagaan talaga para dalawa pinag-iingatan mo. Yung natural calamity, tsaka yung pandemic, ituloy-tuloy nyo lang po ang pag-iingat, mga kapamilya natin dyan, and we're praying for you. Nakasama nyo nga rin po ako. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my go Popoy, mula dito sa Marikina City. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy, at kahit ano pang mangyari, stay happy.